Hi mga ka-friendships! Maying adlaw sa tanan! Kamusta na kayo mga ka-friendships? Naku, for today's video, gawin mo natin ang pangmalakasang intro ang ating gala sa Sagada. Para naman mga ka-friends, mag-chikahan muna tayo bago ninyo mapanood ang mga videos natin na finilm mismo natin sa gala natin sa Sagada. Yes, mga ka-friendships, tama ang narinig niyo. Gumala ang lola ninyo. Nako, yayaman ng lola niyo mga ka-friendships. Nako, ang Sagada. Wow. Ang ganda mga ka-friendships. Nako, para tayong yayamanin na bisita o tourist doon sa Sagada. Nako mga ka-friendships, kung hindi nyo pa napuntahan, nako, mag-travel na kayo, puntahan nyo na yung Sagada na yan para ma-experience nyo din ang na-experience ko. Nako mga ka-friendships, pagpunta ko doon, nag-join lang ako sa isang agency travel and tour. Yes, mga friendships. Ang nice kasi legit yung nasalihan ko sa pag-join ko. Solo joiner ako kasi mga friendships yung mga nagpo-post sa Facebook, talagang may mga legit diyan. Kaya iwas lang din tayo, baka ma-scam tayo. Ha? Uso pa naman ang online scamming ngayon. Yes, 2 days, 1 night ako sa Sagada. Pero, anong nangyari mga friendships, no? Parang naging 3 days siya kasi aalis kayo a day before sa mismong araw or first day ninyo sa gala. So, ako nung umalis, June 22, 23 ang schedule ko. Pero, umalis kami ng Friday, June 21. Kasi, kailangan pag day 1 mo, nandun ka na mismo, gumala na sa Sagada. Yes, at saka, alam niyo mga friends, no? First time ko talaga, it was my first time gumalang mag-isa. Nag-solo joiner sa isang agency travel and tour. So, nice kasi you will meet new friends, a new crush. Yes, naku mga ka-friends, she's like, guwapo doon, char. Ngayon, nung nandun na kami, ang first gala namin, ang pinuntahan ay ang Northern Blossom Flower Farm sa May Benguet. Noong una pa nga, akala ko nga, parte siya ng Sagada. Yun pala, wala pa sa kalahati. Ang layo ng Sagada. Pero, ang nice ng Northern Blossom Flower Farm na first part ng video ang makita ninyo. Super nice. Kaya panoorin nyo ang video mga friends. Bigyan ko lang kayo ng konting mga intro sa bawat videos. Ang ganda ng mga flowers. Super lamig. Kaya yung marinig nyo mamaya sa aking boses sa first part natin ng video, super hina. Lakasan nyo ang volume nyo ha. Kasi super lamig. Hindi ka makapagsalita at saka mahihayin ako kapag mga outdoors vlogs, nasa labas, mag-vlog, parang mahiya ako noon eh. Kaya ang boses ko lang super hina. Pero kapag mga dito sa loob lang, mga sitting vlogs, mga indoor vlogs, lakas ang boses natin doon. Dito mahihiya. So, ito. Ang cabbage pala mga friendships na makita nyo sa video ay mga cabbage flowers. Pero pwede siyang makain. So, edible pa din siya. Kaya lang best for pang decorations. Kasi ang ganda ng mga cabbage. Parang flower talaga ang shape and form niya. Pwede siya pang salad daw. Sabi ng nagbantay nung doon nagtanong ako. So, ang nice din. Ang next part naman, ang pinunta namin ay Sumaging Cave mga friends, you know what? Nako, experience talaga nun. Super duper nice, ganda. Nako. 800 meters ang layo or deep siguro, no? Kasi nung pinasok namin ang cave talaga mga friendships, Sumaging Cave ay pailalim. Kaya super hirap ma-reach ang marating ang cave. Kaya ang challenge pa doon is madulas ang mga bato. Nakakadulas talaga kasi ang super
yung mga walang tubig, madulas talaga siya. Kapag may tubig na siya, hindi na siya, ano siya, nice na siya, pwede siyang lakarin. Kaya mga friendships, kapag pupunta kayo sa Sumaging Cave, nako, mag-chinelas or sandal kayo kasi hindi talaga pwedeng sapatos, yun. Kaya mga friendships, itry nyo talaga. Super nakakapagod, nako, alam nyo ba mga friendships, no? After ko ng Sumaging Cave, akala ko hindi ako makasurvive kasi alam nyo ba, ang hirap pag papasok, as in, bababa ka, pag lalabas na sa cave, akyat ka, diba? Sino ang beauty ng lola nyo, char. Ang next pinuntahan namin ay ang Hanging Coffins. So, after mong mabasa sa cave, kasi talagang naging lalangoy ka, char, talagang mababasa ka sa cave kasi may tubig din doon. And then, pumunta kami dumiretso sa Hanging Coffins. And totoo yan ha, yung sa mga ano, sa taga-Sagada, yung mga kabaon nilang nilambitin, naka ano, totoo talaga yan. Kaya mamaya, bawat video, may intro naman, mag-i-explain sa inyo kung nasaan ako sa time na yan, sure. Totoo, legit talaga yung mga nakita sa post ng mga coffins, yung mga kabaon nakalambitin sa bato yan. And next, pinuntahan ng mga friendships ay Marlboro Hill. Pinuntahan namin yan, 3 a.m. in the morning, umalis kami ng sa accommodation or sa inistihan namin, then umakyat kami, as in, naglakad kami ng friends sa bundok ng Chualala, naghahanap ng gamot para sa si King Char. Talagang ganun ang kwento, parang malaibong Adarna ang paghahanap ng luna sa masakiting hari, amang hari. Super pagod talaga. Pero nako, pag nandun ka na, yan ang tinatawag nilang Sea of the Clouds. You will see the beautiful clouds doon na sa tuktok kayo ng bundok at sa baba niya makita mong clouds. Pero alamin niyo mamaya kung nakita ba namin talaga ang mga clouds sa mga sa 5 or 5:30 a.m. ng umaga, mga friends. Panoorin niyo ang video ha. And then, saan? Sa Blue Soil. Ang Blue Soil, isa din sa mga tourist attractions sa Sagada. Ang nice. Ang nice. Ang ganda. And then, hindi siya as in, may time na as in blue na blue daw siya. Pero pagpunta namin, ako, abangan ninyo kung nakita namin doon sa tinatawag nilang Blue Soil sa baba or sa paan ng Marlboro Hill sa Sagada. Panoorin nyo na lang. Para alam ninyo. Malaman ninyo. Baka hindi na ka manood. And then, next ay sa Panawi Rise Terraces. Nako, nagulat ako kung ano nakita ko sa Banawi Rise Terraces. Tingnan nyo, panoorin nyo kung bakit ako nagulat. So yun mga fresh, at thank you. At panoorin nyo na ang mga videos, yun sa dulo. At sa dulo ng video, magbibigay ako kung ano yung natutunan ko sa paggala ko sa or sa pag-solo solo kong gumala sa Sagada. So panoorin nyo ang next video natin. Hi mga ka-friendships! Maying adlaw sa tanan. So ngayon nandito tayo sa Northern Blossom Flower Farm. I don't know kung part na ba siya ng Sagada. Hindi ko pa alam kasi first time pa ako pa dito. Yun o, ganda. So, mga flowers. Flowers. Hindi ko alam kung anong name ng flowers. This is part of the... Oh my god! I'm getting the flowers. Hindi ko alam kung ano. Nilalamig ako mga friendship, super lamig dito. Nagfa-fugs. So buti na lang mga friendships na naka-jacket tayo. Kasi kung hindi na ako, mahirapan tayo dito. Lamig. Parang may naalala ko dito mga friendships. Yung may sila ano. Sila Liza Soberano. Kung dito ba yun sila nag-ano, yung movie nila. Oh, sure.
But super lamig. May nang boses natin maka-friendships kasi. Super lamig talaga. Nanginginig ako sa lamig. Guys, picture ako yung pamilya. Oh my goodness. Ganda ng flowers. Ito, super laki na. Super laki. Picture tayo dito. Good morning. We're here at Northern... Super, super lamig. Super lamig, mga friendships. So, punta tayo sa baba. Parang tingin ko talaga, dito talaga yun, ano. Dito talaga yung nag, ano, yung nag-shooting yung sila Liza at saka si Enrique Hell sa, dito sa, ano, Northern Blossom Flower Farm. Ganun mga flowers. Kaya lang hindi naman yung, kaya lang hindi pala yung flowers ang tanim nung dito sila. Hindi naman flowers pala yun. Super lamig. Worth it din pala mga friendships, no, yung bayad. Kasi yung bayad 250 pesos yung entrance fee. And then yung 50 pesos yun yung environmental fee. Lamig ko. Super nice, oh. Ano ba tumakain? Walang kumakain to. Oh my goodness. Super lamig. Nanginginig na ako. Punong-puno ng fogs, mga friendships. Punta tayo sa, do, sa dulo. Yan. Mga ka-friendships, pagpasensyahan nyo na akong mahina yung boses ko kasi super lamig. God, lamig. So ito yung sabi ko, mga ka-friendships, kanina sa vlog ko. So nagtanong kanina sa isa sa mga dito nagbantay, itong mga cabbage pala dito, mga friendships. Yan, no, super daming cabbage. Yan. Hanggang doon pa yan. Hindi pala to hina-harvest. So hinahayaan lang pala tong malanta kasi part siya ng attraction, sa tourist attraction. So hindi siya ginugulay. Hindi siya hina-harvest para ibenta. At the same time sana, additional income nila. Kaya lang, mga friendships, hindi pala nila ina-harvest to. Kaya, sayang lang itong mga cabbages dito. Super dami. Yan. So, palalantain lang yan siya. Sayang. Kaya kung sana pwedeng mag-uwi. Pero hindi naman to pwede iuwi kasi parang tapos na siyang ano, bilog na siya and then nag-open na siya, diba? Yan. Pero may iba pa, mga friendships. Bilog pa yung iba. Then siguro itong iba matanda na. And then pag matanda na yan kasi, mga friendships, tataas na yan para siyang flowers. Hi, mga friendships. So for today's video, look at me, kung saan ako ngayon. Hulaan ninyo. Nasa Sumaging Cave tayo, mga friendships. And it is my first time to visit this cave.
And mayroon akong mga kasamahan dito sa likod kasi joiner tayo. And then mayroon tayong tour guide, mga friendships. Mag-i-explain siya sa atin. And then, hindi natin masyado lakasan ng boses kasi first time tayo dito. Pagbago tayo sa place, mga friendships, hindi natin masyado lakasan ng boses. And then madilim sa loob, so kailangan natin na may ng flashlight. So ito yung likod, mga friendships. So yan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Siguro papasukin namin yan, char. Basta hintayin natin, mga friendships. So yan, mga friendships. Papasok na tayo sa loob. So, by the way, the name of your tour guides, I'm Kurt, yung nasa likod. He's Kuya Julius. Okay. So tingin, ay, meron pa sa loob na din. Hanggang stage 2 lang daw ipapasok, mga friendships. And do you know kung gaano kahaba yung cave? About 800 meters daw, mga friendships. So it's more than a half of kilometer. So we're not be allowed papasok doon sa stage 3 kasi risky na daw yung part na yon. So meron naman ding nasa loob na doon. So palabas na sila. So ibig sabihin galing na sila doon sa stage 2. Sige, upo muna ka dyan. Upo muna. Upo. Upo. Hindi ay baro po yung camera. Hold mo. Meron lang po. Camera, camera. For the group. Hello. So, mga friendships, nandito na kami sa Dinosaur's Footprint. Yan. Ilan. So, my God. Mga friendships, ang nice ng cave. Super. Picture daw muna, mga friendships. Yeah. So, mga friendships. Okay, team! Dito na kami sa loob. Ay, kung dulo na. Puntay tayo ng instruction. Okay. Look at the rock formation, mga friends. So, where are the main highlights of the game? Bababa ka tayo. So look at the rock formation. Hindi makita. So nice ang rock formation. Then I cannot show you here because it's so dark. And then doon kami galing kayo na maka-friendship sa taas. Look at that. Where is my hand? Finger. Doon sa taas. Aakyat kami yan mamaya. Babalik. So we're gonna go up from here. Babalik na? This is the end of stage 2. As I said, we're not gonna go at this stage 3. We're not in stage 2, mga friendships. Kulang din mo na. Kulang yung oras nila. Gawin tayo sa arms. May hangin ka kung patay. Kulang na ito, then we're gonna go up. So, nasa stage 2 na kami.
So, sinabi kanina sa amin, hindi na kami pupunta sa stage 3 kasi risky part na yon. And imagine yung maka-friendship, no? Super hirap ang pagpasok namin dito kasi pababa siya. Hindi siya yung cave na straight. Ito yung... Ito yung cave na papasok ka pa ilalim. Okay, sunod na po doon. Adon na. Okay. So ngayon, look at that. So nice. So mga ka-friendships, babalik na kami. Aakyatin namin yung binaba namin kanina. So kapag ang tubig mga ka-friendships malakas, tulad ito, malakas ang tubig, hindi madulas ang bato. So, hindi masyado nakakatakot. So, dito na kami, mga ka-friendships, so, look at that! Look at that! Diba? Nakakapagod mga ka-friendships, nag-enjoy kami. So, akyat na kami mga ka-friendships, so i-end natin ang video. Ala, may ilaw pa doon. So, bye! Hi mga ka-friendships. So, tingnan nyo ang nasa likod. You know what mga ka-friendships, no? Hindi ko ma-imagine ang pagod para lang makarating dito sa hanging coffins. So, imagine ninyo yung doon kagaling sa kabilang bundok. Binaba namin yan para makarating dito. So, totoo nga yung mga nakita nating post sa Facebook na yung mga nakalambitin na mga kabaong. So, nagtanong kayo na sa tour guide. Meron pa din sa kanila ngayon dito sa Tagasagada na ginagawa pa rin ang ganyang practice. So, sa amin kasi tawag dyan ay lungon. Alam niyo mga ka-friendships, no? Super duper pagod ako kasi gihangak jug ko sa kakapoy. Imunang naugo ng bundok dito sa pos. Ngayon mga ka-friendships, ang problema, pagbalik, hindi ko ma-imagine ang self ko. So, bugbog sarado na ang kifay ko. Oh my god, oh my goodness. So, look at that. So, imagine niyo mga ka-friendships, paano nila yan inakyat dyan ang mga kabaong? And I asked a while ago with a tour guide kung mayroon ba yung laman. So sabi niya, meron daw yung mga buto pa din. So yan. So it's true, legit yung mga post. So nasa hanging coffin sa Sagada tayo ngayon. So hindi ko ma-imagine ulit ang sarili ko kung paano akyatin ulit ang bundok na yon para makabalik doon sa pinanggalingang ko, char. Kaya, pero mga ka-friendships, worth it ang pagod natin. Kasi alam nyo ba kanina, doon kami sa cave, pumasok kami doon. And then diretso na pag iba kasi siya na cave, yung pababa siya. And then aakyatin muna siya para lalabas ka. And after doon namin, nag-rest ng konti. And then dumiretso dito sa hanging coffins. And then marami pa kami activities after this. So, I'm thinking, paano ulit yung babak? Lalakarin, aakyatin ulit yung bundok na yun. Nasa bundok kami ng tralala. Yan. So, pero, well, hindi naman ganun kasi sobrang pagod kasi malamig naman ang panahon, hindi naman mainit, at bring always. Hi mga ka-friendships, mayong adlaw sa tanan. Hulaan ninyo mga ka-friendships kung nasaan ako ngayon. Tingnan nyo muna ang palibot na ko, super ganda mga ka-friendships. So, nandito ako sa Marlboro Hills sa Sagada na kung saan makikita ang tinatawag nilang Sea of the Clouds. Pero sa ngayon, wala tayong makikitang Sea of Clouds. Bakit? Punong-puno ng fogs ang lugar. At alam nyo ba mga ka-friendships, no? Dito sana
Look at this. Yang sa baba dyan sana, makikita yung mga clouds. Kaya lang, sa ngayon, wala munang makikita. Pero, worth it naman ang pagod. Kasi, nako, ang ganda ng lugar, ang ganda ng bundok. Malboro Hills, dito sa Sagada. At mayroon akong mga kasama, mga friendships. Nandun yung mga kasama ko sa baba. Yan. Look at this. So beautiful. And let us see there. Jana Port. Ito yung nakikita natin sa Facebook. Mga post sa Facebook. And ang ganda kasi mayroon makikita talaga mga clouds. Pero sa ngayon, siguro paswertehan pagpunta dito. So not every day magpapakita ang mga clouds. So ngayon, kumbaga sabihin natin mga friendships na yung mga clouds ay mahiyain sa amin. So nahiya silang magpakita. So fogs na lang muna makita natin. Look at this. Oh my goodness. So nice and beautiful. Alam niyo mga friendships, no? Super lamig, parang nasa America kami, Char. Oh my goodness. Alam nyo, mas malamig pa dito kaysa Baguio. Yes. Hello, ma'am. Ilang beses na ako nakapunta sa Baguio, pero dito mas malamig talaga dito. And look at this. Dito sana makita talaga sa ibaba yung sea of clouds. Kaya lang, yun na nga, sinabi ko. Minamalas kami ngayon. Pero maganda pa din ang view. Ito sana, oh, look at this. Yan! Oh my goodness! So at least, mga friendships, hindi kahit hindi man nagpakita yung mga clouds, so worth it pa din kasi maganda yung view kahit punong-puno ng mga fogs. So hanggang dito lang muna, mga friendships, at magkaroon tayo ng next part sa next pupuntahan natin. Bye for now and see you sa ating next video. Hi mga ka-friendships. So, tingnan nyo ang nasa likod ko, mga ka-friendships. Anong color ng soil sa likod ko? Yan ay color blue. Pero hindi naman talaga siya color blue. May mga part lang na blue, yung iba naman ay puti. So, ito yung blue soil na makikita dito sa baba ng Malboro Hill sa Sagada. Hi mga ka-friendships. So ngayon, hulaan niyo kung nasaan ako, mga ka-friendships. Tingnan niyo yung likuran ko. Yan. So mga ka-friendships, nasa Banawi Rice Terraces tayo ngayon. Nakikita niyo ba yung mga palayan o kay rice field? Yun. Tapos hanggang doon yung mga ka-friendships, oh. Sa taas, meron din doon sa dulo. So, mga ka-friendships, hindi ako magsinungaling. Hindi ganun kaganda yung rice terraces na sa personal sa nakita ko sa post sa Facebook. Kasi siguro mga ka-friendship, no, yung iba kasi na-harvest na, then yung iba kakatanim pa lang. Kaya walang yellow color. Nagkasing pantay yung mga palay na maliit sa damo. Kaya siguro ganun. Tapos nagpapaganda kasi din mga ka-friendships yung kulay ng palay. Kaya lahat wala na, na-harvest na yung iba. Tapos wala nang magulang. So kakatanim pa lang ng iba. Kaya magkasing kulay yung rice, yung mga palay at saka yung mga damo. So hindi mo siya makikitang yun doon din, mga ka-friendships. Palayan din yan dyan. Kaya lang, hindi nga natin ma-appreciate ng ang ganda ng kasi hindi siya basta hindi siya ganun kaganda, Char. Yes. Oh, ano mga ka-friends, nag-enjoy ba kayo sa panonood ng mga videos natin sa paggala sa Sagada? Yes, naku mga ka-friends, nakakapagod talaga, 'di ba? Nanood kayo, 'di ba? Napagod kayo sa panonood. Nakakapagod talaga mga ka-friendships, kaya huwag kayong pumunta sa Sagada kung wala kayong lakas, wala kayong energy.
para akyatin ang mga bundok, pasukin ang sumaging cave. Nako. So, baka susuko ka, hindi pala matapos yung activity na yun. Wala, uuwi ka na, die. Yes, pero worth it ang lahat ng pagod natin. Kaya mapasana all na lang tayo sa mga nakapunta na ng Sagada. Kasi yung naranasan ko, na-experience ko, ay na-experience din niya ng lahat ng mga pumunta doon sa Sagada. Yung mga pinasok kong cave, yung mga pag-akyat ko ng bundok, nagawa din yun ng mga iba. Kaya nang nag-post dyan, saludo ako sa kanila. Believe na believe ako sa sarili nila. Kasi mga friendships, nakakapagod. Para kang nag-training sa ROTC. Para kang ganoon talaga, para kang nag-training sa ng ano, ng sa mga criminology, di ba? Ganang hirap talaga na magginagawa doon. Pahihirapan ka ng mga tourist guide. So, mga ka-French, ang natutunan ko doon ay huwag kang magsuot ng mamahalin. Tulad ko, mga ka-French, you know what? Pinagandaan ko talaga ang gala ko sa Sagada. Ano yung pinagandaan ko? Bumili talaga ako ng bagong shoes. Signature shoes, mga ka-French. Naawa talaga ako sa kanya. As in. Alam mo, ang bago kong bili, pinaglakad ko sa bundok, inakyat ko sa bundok, pinasok ko ng cave. Oh my goodness, buti na lang legit talaga na signature brand. Hindi nasira. Kasi you know, ang Sagada ay hindi pang magandahang outfit. Ang Sagada ay para sa pangmalakasang katawan na hindi susuko, na kayang akyatin ang bundok, kayang pasukin ang mga caves na yan, ang hirap. Kaya mga friendships, huwag kayong magsuot ng mamahalin. Alam mo, yung pinaiwan ng tourist guide namin doon, ang shoes namin or mga chinelas, baka mawala ito, ang mahal-mahal ito. My goodness! Ang mahal na sapatos na yan. Nagsisis talaga ako. So, naku, magsuot kayo ng mga okay-okay lang, okay na yon, sapat na. Kasi hindi nga titignan kung mahal ba yung mga sinusuot mo doon. Hindi yan parang Baguio, ha? Hindi yan parang Baguio. Ang Baguio, ang mga tourist spots or attractions sa Baguio ay pang magandahang outfit. Yan, bubongga ka doon. Pero ang Sagada, te... Nako, bumili ka lang ukay-ukay para hindi, kung masira man, hindi ka magsisisi. O ganun yon. So, mga ka-friends, just ang ganda na experience ko. Hindi ko manahanap si Mr. Right ng buhay ko. Baka sa next travel ko pa siya makikita at mahahanap ang forever, char. Alam niyo mga ka-friendships, na pagod talaga ang katawan ko. As in, parang ano talaga, parang pinagtulungan ako ng mga 10 gwapong lalaki. Na overuse ang kifay ko. Thank you. Nako mga ka-friends, thank you so much sa panonood dito. Hindi ko na alam kung may manonood dito sa video na to, kasi kapag mga gala vlogs ko, wala masyado nanonood. Thank you so much and see you sa ating next gala. Ewan ko saan ang next gala natin. Basta abangan nyo lahat. Thank you so much. Maghihintay hanggang dito. Bye. See you sa ating next video.